weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Igan sa Southern Quezon, sunod na inaasahan po ang landfall ng Bagyo Ambo na nananalasa sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Bicol. Alamin na po natin ang latest sa Typhoon Ambo mula sa ating tunay na weather forecaster, Nathaniel Cruz. Mangtani! Yes, good morning, Igan. Mga kapuso, matapos nga pong mag-landfall ng 5 beses o tumama sa kalupaan, ang Bagyong Ambo, e bahagya pong humina ito. Kanina alas 4 ng umaga, nakita ang mata ng bagyo sa may bahagi ng Claveria, Masbate, at nasa 125 kilometers per hour yung lakas ng hangin ito. Malakas pa rin yan, mga kapuso. At may bugso pa rin itong 165 kilometers per hour. At kumikilos ito pa northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. At ayon sa pag-asa, posibleng dyan sa may Bundok Peninsula sa may Southern Quezon Province naman po, sunod na magla-landfall yung bagyo. At pagkatapos ng tawirin ito, yung probinsya ng Quezon, muli na namang babalik yan sa karagatan, yan sa may Lamon Bay, eastern part ng Quezon, at posibleng mag-landfall ulit. Siguro mga pang-7 beses na yan dyan sa may Aurora, Quezon, bago tuluyang tumawid naman sa may Northern Luzon at bukas na yan, mga kapuso. Ngayong araw, ulang panahon na may malalakas na pag-ulan ang inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po yung mga dadaanan ng sentro ng bagyo, yung Bicol Region, Southern Tagalog Provinces hanggang dyan sa may Central Luzon at dyan sa may Visayas, pero unti-unti na, mga kapuso, asahan na yung mga paghina ng ulan sa malaking bahagi ng Visayas ngayong araw na ito. At maging I am ready po doon sa mga dadaanan ng sentro ng bagyo, maging sa gilid sa banta ng baha at plus flood dahil sa mga malalakas na pag-ulan. At hindi lamang po ulan ang daladala nito, kundi maging malakas na hangin, daladala pa rin ang typhoon ng bo dyan sa may Southern Luzon, Central Luzon at Northern Luzon sa mga susunod na oras. At bukod sa mga lugar may signal, delikado pong maglihag ang mga kapuso. Yung mga sasakyong pandagat dyan sa may baybayin ng Occidental Mindoro, Aklan, Capiz, Cebu at Southern Leyte. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Mangtani, itong Metro Manila, mararamdaman ba pag talagang umusad na sa ilang bahagi ng Luzon pa itong Bagyong Ambo? Yes, Igan. Unang-una kasi dahil nandito pa yan sa may Masbate, kaya parang hindi pa natin nararamdaman, pero makikita mo makulimlim na dyan sa labas. At inaasahan natin, nagbago kasi ng bahagya yung track ng bagyo, mas lumapit sa Metro Manila kaysa kahapon na medyo malayo. Pero ngayon, mas malapit ang bahagya kaya mas mararamdaman natin. Yun nga lamang, bahagyang humina yung hangin nito from 155, ngayon ay 125 na at baka muli pang humina. Pero mararamdaman natin simula ngayong tanghali hanggang mamayang gabi yung hangin na daladali ito, plus yung ulan, of course, na may mga kalakasan, Igan. Bahala ng Sierra Madre sa kanya, di ba? Para lalo pang humina. Pakiulit, Igan. Dahil Sierra Madre, di ba usually yun talagang nakakahina ng bagyo pag doon tumatama? Oo, kasi unang-una, yung moisture na dapat ay sinusupply sa kanya ng dagat, bahagya nawawala dahil tumatama sa lupa. Pangalawa, yung terrain o yung iba't-ibang bundok na nandiyan sa lupa, nakaka-apekto rin yun doon sa friction ng bagyo. Kaya malaking bagay, Igan, na kapag tumatama sa lupa yan, ay humihina. Yun nga lamang, kawawa naman yung mga tinatamaan niya, lalong-lalo na dyan sa may Northern Summer, kitang-kita natin yung lakas ng hangin na unang naramdaman dyan sa may Visayas dahil doon sa malakas na bagyo, Igan. Maraming salamat, Nathaniel Cruz.